January 28 nang makarecover ang huling COVID-19 active case sa probinsya ng Aurora. Matapos ang halos dalawang linggo, panibagong kaso ang naitala sa bayan ng Dilasag. Batay sa inilabas na datos ng local IATF, isang residente mula sa barangay Jagyan ang bagong COVID-positive patient ng lalawigan. Patuloy naman ang sinasagawang contact tracing at kasalukuyan namang naka-quarantine ang asymptomatic na pasyente. Sa kasalukuyan, hindi pa rin bukas sa publiko ang turismo sa lalawigan ng Aurora. Ayon kay Governor Jerry Noveras, desisyon na ng bawat LGU kung bubuhayin ang turismo sa kanilang lugar, subalit kinakailangan umanong may malinaw na guidelines dahil hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Kung magbubukas kayo, dapat maglatag kayo ng malinaw at konkretong plano para sa inyong pagbubukas. Patuloy naman ang online registration upang makakuha ng travel pass ang mga residente at bibisita sa probinsya. Paano nga ba makapagparehistro sa online travel pass ng Aurora? Una, mag-login sa auroragov.ngrok.io/citizen. Puna ng tamang impormasyon ang online application form at isubmit upang magkaroon ng sariling account. Kung mayroon ka ng account, maaari kang mag-request ng travel pass. Pindutin lamang ang incoming form kung papasok sa Aurora at outgoing form kung palabas ang biyahe. Kailangan ding sagutan ang passenger locator form at hintayin ang approval ng request. Kapag aprobado na ang travel pass, padadalhan ka ng QR code. Ito na ngayon ang ipapakita sa mga checkpoint kalakip ang iyong ID. As of February 10, 2021, siyam na po na ang naitalang confirmed COVID cases sa lalawigan. 88 sa mga ito ang recovered o gumaling na habang isang namatay. Ang Aurora ang isa sa mga probinsya sa Pilipinas na may mababang kaso ng coronavirus. Rainiel Pawid, CLTV News.